Welcome to my channel, RGHTV. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat kung saan man kayo ngayon. It's a big shout out po sa bakla. Sa bakla po, oo. Sa bakla po ang nagnanakaw ng pera at bracelet sa salon namin kahapon. Mga bandang alas 2 ng hapon sa Cebu City, February 28, 2020. Ayun po. Ang mga pangyayari pong iyan ay nalaman po namin sa katiwala po namin doon sa salon. May isang bakla po doon pumasok at nagpa-pedicure po ng paa niya. Tapos, ang pakilala po niya ay taga Cambaro, Mandawi City daw po siya at nagtatrabaho siya ng call center agent sa Gmall, Cebu. Ayan. At tapos, hindi ko alam kung ano mga pag-uusapan pa nila. Sa pagkakaalam ko, yun daw po. Tapos po, na-post po namin ito sa Facebook po. Meron pong, pinapublic po namin. Ayan, shout out sa bakla ka. Tapos yun po, ay inutusan po ng bakla, yung katiwala namin, na magbili ng manok. Siguro nagmasid-masid na yun sa una pa kung saan nalalagay yung bracelet o saan yun nalalagay yung pera. Kasi nag-change na yung katiwala namin sa kanya, ng auntie namin doon, katiwala namin, na nag-change na ng pera. So alam na niya kung saan nilalagay yung pera. Tapos, hindi pa siguro siya nakakuha noon. Kaya inutusan na naman niya ulit ng tubig. Si Ate Mary Jane, intusan na naman niya ng tubig. Tapos, ayan, pagbalik niya, biglang sinabi ng bakla nga, ay, meron akong kaibigan dyan sa, ano, sa Jollibee, pupuntahan ko. Nagmamadali, ayun, yun pala, nakuha na pala niyo yung pera at saka bracelet. Ayan, shout out sa iyong bakla ka, sana mahuli ka. At buti na lang po, nakunan po siya ng CCTV. Nakunan po na siya ng CCTV, pero hindi po masyadong klaro, pero na hihitsurahan po siya ng ano, namumukhaan po siya, Bisaya kasi, namumukhaan po siya ng mga tao doon na pumasok siya, yun po siya. Tapos, ayan, bakla ka, talagang siguro yun yung mga modus mo, no? Pinaghirapan namin yung pera, may nakalaan doon kung saan ibabayad yung pera, at saka yung bracelet ng bata kinuha mo pa. Wala ka talagang ano, sinayang. Hindi mo talaga, sana kinuha mo na lang lahat, no? Parang, ano, gusto mo talagang pera. Ayan. Tapos siguro yun yung mga modus mo. Kasi may nagpo-post din, na lumitaw na nagpo-post na sa kabilang parlor din, dyan sa Ramos. Ayan, sa Ramos po. Nagpo-post po na nagnanako po din po siya ng pera. Diyan sa salon din po sa Ramos. Tingnan ko po ha kung saan ba yung banda na Ramos po. Diyan po pa rin po sa Cebu. Ayan po, yan pong mga modus niya po. Sana po yung baklang po yun ay mahuli na po. At saka nagpa-blatter na po kami sa pulis. Nagpa-blatter na po kami sa pulis kung sino ba po yung baklang yun. Kasi yung sa pagkuha po ng CCTV, medyo malayo po kasi ano po siya. Yung nasa taas kasi po yung CCTV. Ayan po. Ayan po kung sino man pong nakakilala sa kanya. Ayan po. Ipo-post ko po to at saka na-post na po namin ito sa Facebook. Ayan. At saka sa Cebu po na-post na po namin. At saka nakita po sa CCTV na sumakay po siya ng 22i papunta pong Gmall. Ayan, nakita po doon. Tapos, pagka-post po namin kahapon, may lumitaw po na nag-post din ng isang kakilala na nagnanakaw din po siya ng ano, ng pera doon sa Ramos, ruta ng salon dito po sa Ramos. Ayan po yung post. Kita niyo po ba?
Yan po yung ano. Yan po yung bakla na nagkuha din ng ano, nagnakaw din ng pera doon sa Ramos Banda Salon din. Siguro yung mga ano niya, yung mga pinupunta niya yung mga salon. Sa kanin natin alam kung ano pa yung mga establishmento yung mga pinag ano niya. Ang strategy niya po doon ay kausapin ka po niya kung bakit po mahina ang salon nyo, ilan bang membro ng tao nyo, ayan, mga pag-uusisa po, ayan. Tapos kung malingat ka po, ayan, wala na po yung pera nyo kung ano po yung mga kukunin dyan. At saka, sana po mahuli na po ito, baklang ito, para wala na po siya mabiktima ng iba. At saka sa'yo bakla ka, sana, ano, makonsensya ka naman sa mga pinagnanakaw mo, kumakain ka ng mga ninanakaw mong pera. Grabe ka naman noon, nakahaluno ka noon, na hindi mo naman sa iyo, pinagharapan ng mga tao yun, tapos kukunin mo. Ayan po, ipopost po namin ito, at saka po, sana po isishare nyo po ito, yung video ito, para po mahuli na po yung baklang yun, at saka wala na po mga mabiktima pong iba. At saka dito na lang po, at saka, please subscribe my YouTube channel, RGHTV, and don't forget to touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. Ayan po, maraming pong salamat.